Mahigit 7 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang sinira sa Butuan City. Sa San Ildefonso, Bulacan naman, hinagisan ng granada ang bahay ng isang barangay captain na kapatid ng uupong alkalde. Narito ang unang balita. Sira, flat ang gulong at puno ng butas ang pickup na ito sa San Ildefonso, Bulacan matapos mahagisan ng granada noong Lunes ng gabi. Tinamaan din ang shop nilang bahay kung saan ito nakapark. Pareho itong pagmamayari ni Barangay Alagaw Captain Alan Galvez na kapatid ng uupong alkalde ng San Ildefonso. Ayon kay Galvez, wala silang nakitang salarin dahil hindi sila agad lumabas ng bahay sa pangambang may kasunod pang pagsabog. Pero nahagip sa CCTV ang pagdaan ng hinihilala nilang nagpasabog ng granada. Giit ni Galvez, may kinalaman sa politika ang insidente. Kasi wala naman akong kaaway kahit sino, wala akong kagalit. Ibinigay na sa pulisya ang kopya ng CCTV para sa imbestigasyon. Natukoy rin nila na galing sa isang MK2 fragmentation grenade ang lever na ginamit sa pampasabog. Mahigit 7 milyong pisong halaga ng ilegal na droga ang sinira ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Butuan City. Tinunaw ng PDE ang halos 800 gramo ng shabu na mahigit 5 milyong piso ang halaga. Sinunog naman ang mahigit 20,000 gramo ng marijuana na nagkakahalaga ng mahigit 2 milyong piso. Ang mga sinirang droga ay nakumpiska ng PDE mula sa iba't ibang operasyon. Minabuti raw nilang sirain ito para hindi na maibalik sa lansangan. Yan ang unang balita. Darlene Kay, Buong Puso para sa Pilipino. Kapuso, mauna ka sa mga balita. Panoorin ang unang balita sa Unang Hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga Kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.